Navales and welcome back to my YouTube channel. Hello mga kapatid. Yay. Bigala na naman kami kasi nalulungkot kami today. Kaya lumabas kami. Kailangan namin i-refresh yung mga sarili namin. Ayaw. Pantanggal ng lungkot, alam niyo yun. So samahan mo kami mga bakeks. Samahan niyo kami mga bakeks sa aming gala for tonight. So nag-iintay lang kami ngayon ng bus. Outfit check. Ay. Outfit check. Okay. Ako, naka-dress lang. Para sa tayo, ano, kaya. Naka-dress tapos sleeper. Andito na kami sa town, kakababa lang ng bus. So magpapa-load si Mase ng kanyang bus card. Kasi wala nang load. So wala lang, naisipan ko lang na pumunta dito sa town. Kumain kasi I feel homesick for today's video. Hindi ko alam kung bakit. Pero alam ko lahat ng mga katulad kong OFW is nakaka-relate sa mga ganitong pakiramdam na hindi mo naman sinasadya na malungkot ka. Pero ayun. Hindi ko naman sinasadya na umiyak. Hindi naman sa nagdadrama ako, pero hindi ko siya mapigil yung sudden na feeling na naiiyak na lang na hindi mo alam ang dahilan. So ganun. So what we did now, we were going to eat. So yun lang, papunta na kaming, saan ba tayo pupunta, Day? Dito, sa street foods. Street foods. Nakain ng isaw. So sawa na pala ang ano yun. Baka sakaling ano, maging okay tayo for tonight's video. Dito na kami sa loob ng street foods. Ayan siya. Ito yung menu. Ayan siya. So, meron siyang gloves. Masusuot kami ng gloves. Happy yarn. Busog na siya. Nakakain na. So, hindi na malungkot yan, ha. Ganyan lang talaga ang buhay. Kailangan lang talaga natin aliwin ang sarili natin. So, yun na nga mga bakeks. Naglalakad na kami. Ngayon, kakatapos lang namin kumain. Pupunta naman kami ng Mex Mojito. Pampa-refresh. Alam niyo na. Ganyan lang yung ano namin. Tawag din dahil OFWI. Yung aming stress reliever, yung ano, yung milk tea, ganun. Para siya dapat. Aha. Diba? Payat mo dyan, Day. Thanks to Mama for the dress.
Nakaharbat tayo ng ano ngayon, ng pang-outfit. Aside sa high five, meron pang ano, isang sponsor ng... High six! High six! Hindi siya high five, high six siya. Nasubrahan. Libre yun. Ano yun? Utang na loob. Utang na loob. Aray ko. Naglalakad kami. Naglalakad kami. We're heading to Mix Maheto now. Kasi... Ang tahimik na ng ano? Ang kapaligid. Tahimik na ng kapaligiran. Kami na lang siguro yung ano dito. Nag-uumpisa pa lang yung buhay. Ang dalawang layas. Happy fit na naman. Happy fit na naman kami. We did not order drinks in Pinoy Street Foods because we will buy Mix Maheto. It's a milk tea. It's the, what do you call this one? Comfort drink. We have comfort food. And we do also comfort have drink comfort also. Drink. Yun na lang yung nagpapahappy sa atin. Doon na lang kami nagiging masaya. So, pagkain. Ayan, from Mix Maheto, tignan nyo naman. Kapaligiran. Ang surroundings. Wala nang ano. Get already our winter melon. Jaran! Ayan. So dahil nakakain na kami, maglalakad na kami pa uwi. Hi mga bakeks! Maglalakad na kami ni Mase. Hindi liim. Kasi nakakain naman na kami, so we decided to walk. So I'll just wanna share you mga bakeks. Hi! Sorry sa ingay. When I was in duty, I don't know if you feel like this, pero suddenly, I feel sad. Na, hindi ko naman iniisip, wala naman ako iniisip na anything. But, suddenly I cried. Out of nowhere. So, shout out to Mahmood. Thank you, Mahmood, for the juice. So, Mahmood gave me a juice because he saw me crying in the store. So, he thinks that it would be comfort drink if I will drink sweet or juice. So yun, if you're watching my previous vlogs, mga bakeks, we always walk in this area from our house going to town. So, watch all my vlogs. And don't forget to like and subscribe, mga bakeks. Yes. Yeah. Support the small YouTuber. Aywa. Supportahan natin ang ano. Support, lang. Support local vloggers. Pag napanood niyo po, pwede pong paki-like din. Thank you, thank you! Thank you so much for watching our vlogs. Sa iba, maybe some people will say na wala lang, pero it's our kind of way to ease our homesick, especially we are OFW and like what I said, na I have this feeling that I suddenly cried out of nowhere without any reason. I know some of OFWs out there will relate this kind of feeling na wala ka namang iniisip na something but you suddenly feel sad and maybe siguro homesick. Don't worry. Stress na din. Syempre, aminin natin sa 2 years or kung ilang years man tayong mag-i-stay sa ibang bansa. Dalawang
one or two months lang tayo mag-stay sa mga family natin sa Philippines. So, almost half of our lives are here abroad. So, I feel sa mga OFW na sobrang nalulungkot na dinadaan na lang nila sa social media yung ano nila, lungkot nila. Nakikita nyo masaya sa social media, pero behind that, meron silang mga pinagdadaanan na hindi natin alam. So, huwag po natin silang i-judge. Huwag po tayong basta-bastang nagja-judge sa mga kung ano yung nakikita lang natin sa mga social media platforms, kasi hindi po natin alam yung mga pinagdadaanan nila. So, yun po. Good vibes lang. And parang yung kilikili ko ngayon, may pinagdadaanan. Tumutulo na siya. Naluluha. Tumutulo na siya, in fairness. Ayun. Nararamdaman ko na yung iyak niya. Ayan, no? Haba na nang nilakad yung namin. Yung ganito katahimik yung ano, dinaanan namin. Yung parang nasa ano ka lang. O, oh, diba? Kami na lang yung buhay. Yung gising. Gabi yung pawis. Naglakad kami from ano, from town to our house. Exercise ng utak. Magpa-refresh lahat, lang ng ano. Nirefresh lahat. Nirefresh lang yung utak. Gabi yung kilikili ko basa na. Ako din. Iniiyak na siya. Kilikili ko basa. Touch mo, Dai. Ew. Kadiri ka naman. Amuyin mo, amuyin ko rin sa'yo. Sumingot ka din, ha? Mag-amuyan tayo. Dapat yung ramdam na ramdam mo yung pagsingot mo. Ganon. Kailangan nagsisingot ka din. Is it? O, diba? Eh, mga bakeks, ayun, sa awa ng Diyos, sobrang tahimik ng mundo. Malapit na kayo makarating ng bahay. Eh, nilalakaran namin, diba? Nilalakaran namin. Ang tahimik. Tulog diba? Na sila. Tulog na sila lahat. Kami gising pa. Nagmumuni-muni pa. Nagmumuni-muni. Kasi inano eh, winash out muna namin yung mga aming mga lupot, problema, lahat, ganun. So ayun na nga. May pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Hindi ako makahinga siya. Parang ano, mukhang Haggard over Susan na tayo dyan na kanina. Fresh yung umalis. Mukha kaming fresh. Oh. Fresh kaming ano. Fresh yung umalis. Umalis. Ng umuwi. Mukhang conjuring pag-uwi. At least, for quite some time, nag-a-unwind tayo. Ano nasasabi mo, Day? Nasasabi ko lang. Pagod na ako. Mapapagod, but pagod na yung kalooban ko. We will not give up. Fight laban, lang. Laban lang. Sila nga lumalaban eh. Tayo pa ba? Laban lang. Kailangan kayanin. Kayanin para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya. Or just save up. Naman, hindi tayo darating sa punto na ganito kung hindi natin kaya. Ganun lang. So, fighting. Ano yung Korea? Hinahalo na naman yung Korean eh. Fighting. Hinalo mo na naman yung vertigo mo. Laban lang sa buhay. Hindi nga, totoo dahil. Mamamatay yung siguro ko. Lagi na akong ano. Ang dalas ko, nahihilo ako. Ang hikaka-Korean mo kasi yan. Kasi FYI po, mga bakeks, disclaimer lang. Disclaimer. Si Mase kasi, pag naumpisahan niyang manood ng K-drama, hanggang kinabukasan, hanggang madaling araw na yan. So, ang ending niyan, kinaumagahan, hello, yung mata niya, akala mo, umiyak ng ano, limang drum. Tapos, lumilindol sa sarili niyang kwarto. Hindi naman namin ramdam, siya lang nakakaramdam. Yun pala, inaatake na ng kanyang ano,
sakit sa antawag dyan, day? Vertigo. Vertigo. Yatay. Ay, nako, Korean pa more. Kasi doon na lang tayo, ano eh. Alam mo, minsan, yung lungkot natin, yung, ano natin, tawag dito eh. Dahil na natin panunood. Parang hindi na natin dapat maisip yung dapat isipin. Ay, hugot. Hugot. Iningal ako. Siyan mga bakeks. Malapit na kami sa bahay. In all fairness to us, nakaya naming lakarin. Dahil busog naman na kami. So, hanggang ngayon nga, busog pa eh. Meron kaming ano. Meron kaming energy to go home. And natapos na yung na-release ko na yung ano ko, lungkot ko for today. Natanggal na lahat. Natanggal lahat. Pagod na yung tira. Pagod na yung tira. Makakatulog na ako ng maayos nito. Pagod na yung natira. Sometimes you need to go out and unwind for you to feel okay. So, if you mga bakeks are also experiencing like this, like out of nowhere, you will just feel sad and suddenly you will cry. Just eat some comfort food, like anything na pwedeng makapag parilive sa'yo. Milk tea, ganun. Katulad ko, nagmi-milk tea ako. Paminsan-minsan lang naman kapag super sad ako. Hindi naman lagi. I'm not usually do it because, syempre, tipidity tayo. So, hindi pa pwede na always tayong maggastos. Pero for quite some time, syempre yun na lang yung parang kakampi mo dito. So, kailangan mong tulungan din yung sarili mo to feel okay. You need to. You have to be okay. You need to be okay on your own. You need to heal yourself. Ano diba? Lahat na. For you to be move forward. Thank you so much for watching. Bye. Don't forget to like and subscribe. Bye! Hi! Bye!